pagbabago dito sa Pinas, hindi yan himala. Kinilusan at inaksyonan ng ating Pangulo, binigyan leksyon ng mga matitigas na ulo. Kaya kung sinong susunod sa kanyang yapa, gawing maayos ang lahat upang tuluyang umulan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago, kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bahay. So, ito na, time check. 4:42 ng hapon. At umpisa na po yung volume, no, ng tao dito, yung pagpasok sa may beach area. Ipasilip ko sa inyo. Yan, mga nagaantay po yan ng sunset. Napakagandang sunset dito. Ganyan na po kadami. Grabe, tuwing hapon, no. Kanina, umaga, wala gaano. Pero pagdating ng hapon, dito talaga yung volume ng tao. Talagang sobrang dami po. And mas dadami pa ito, no? Mamaya, hanggang alas 6 pa po ito ng hapon. Kahit dito sa may footbridge, no? Medyo dumadami na din yung tao dito. Yan, mga pauwi, mga papunta sa beach area, tapos yung iba mga pauwi na po. Huwag, kaya huwag ismulin ang probinsyano. Diba? Oh. Grabe yung dami ng tao ngayon dito sa Dolomite Beach natin, no? Walang patid po ang pagdating ng mga kababayan natin na gustong masilayan ang Dolomite Beach. Ayan. Parang tatlong araw na po na ganito kadami mula nung Sunday hanggang ngayon. Tuloy-tuloy. So ngayon po ay ka-apat na araw na na binuksan ito sa publiko, no? Ang phase 1, ang Dolomite Beach natin. Matindi kasi po yung init kaninang umaga. So karamihan po sa mga kababayan natin ay ngayon po nagsipunta. And yan, nag-aabang din po siguro sa napakagandang sunset dito sa Baywalk. Wow, tingnan niyo po 'yan, no? Ganda ng sunset, mukhang mapagbibigyan tayo ngayong araw. Yung sinasabi nila na iconic Manila Bay sunset, mukhang ito na po 'yon dahil naging maganda yung panahon ngayon. Yan, oh, walang kaulap-ulap po ngayon. Ulit-ulit na paalala ng ating mga Baywalk Marshals, no? Social distancing, huwag magdikit-dikit. Kaya inurong na ng DNR yung ano dun, yung limit. Yan. Yan, no? Tingnan nyo po dito sa may entrance. Tuloy-tuloy yung dating. Tuloy-tuloy yung pasok. Grabe. Sino magsasabing makikita na natin ang Manila, ayan, Manila Baywalk Dolomite Beach? No? Sa halos magdadalawang taon na pagkakakulong, marami ang nasabik lumabas. Marami ang nasabik sa Dolomite Beach, no, na dati napapanood lang daw nila yan sa YouTube, sa Facebook,
sa TikTok ngayon. Ito na, andito na po mismo sila. Namamasyal. Ganda ng sunset, oh. Ganda ng sunset po ngayon, oh. Grabe. After 30 years, ngayon lang ulit may ganitong pangyayari dito sa Baywalk, no? Mula sa naghihingalong Manila Baywalk. Ngayon, ito, buhay na, no? Parang simbolo ng pag-asa na yung dating posible, imposible, yung dating imposible, naging posible po dahil kay Tatay Digong. At syempre, sa ating Secretary si Mato, MMDA, DPWH, Manila LGU, yan, at iba pa pong mga kawani ng gobyerno, no, na nagtulong-tulong para sa rehabilitation efforts dito sa Manila Bay. At magtutuloy-tuloy pa po ito, ha. Nagsisimula pa lang po tayo sa totoong battle for Manila Bay. Ayan na po, no, palubog na sinaring araw, lapit na, ilang minuto na lang, no, palubog na, pero patuloy pa rin yung dagsa pagpasok ng mga gustong pumunta dito. So may mga nakakausap po tayo dito kanina. May galing pa po ng Lemery, Batangas. May galing pa ng Laguna. May galing pa ng Cavite, Bacoor. Galing pa ng Bulacan. Bulacan, kayo na eh. Wow. Kamusta naman po? Kamusta yung pamamasyal nyo dito? Okay lang po. Kaya nag-iakan po kami po eh. Galing pa po kayong Bulacan? Opo, San Jose del Monte po. San Jose, wow. Ano pong masasabi nyo? Maganda po ngayon kaysa noon. Oh, mas wala kang kabata ko po, naliligo kami rito. Oh. Wala na kita maganda po rito. Yan. Wala pa nang galing ako ng abroad. Malay natin na, baka malapit na ulit mapaliguan daw ito. Pag sana umukay nga. Na. Yan. Enjoy po, enjoy ka ba? Enjoy? Na-enjoy ka? Enjoy? Enjoy ka, Chelsea? Kasi kuya, nasa TV ka, lagot ka. Ayan, nasa ano tayo, YouTube? Ah, nasa YouTube ka. Sana na YouTube. So 20 minutes na lang po bago mag-close ang beach area, and ayan, marami pa pong mga gustong humabol, oh, nandyan po sa may gate. Pero magko-close na po kasi ito, no, ng 6 p.m. Ayan, so isinarado na po yung ating beach entrance. Pero ayan, marami pa rin nagpupumilit, no, may mga gustong pumasok. Oh, pasensya na po, siguro sa mga hindi makakapasok today. Bukas na lang po, agahan nyo. 5:30, bukas na po ito. Ayan, may mga nag-uuwian na po dito. Ayan, pero marami pa rin tao sa loob. Ayan, pasensya na po sa mga hindi nakahabol ngayong araw dahil, no, kailangan din magpahinga ng ating mga ano, Baywalk Marshals dito, ang ating mga security. Ang ating DNR na punong abala po dito sa Dolomite Beach. Ayan, oh. May mga hindi po nakapasok. So ano lang, kunting pag-unawa o kaya bukas po, balik na lang. Ayan, so pinakikiusapan sila, no, ng ating security, ng ating DNR ngayon. Dahil sarado na po. Masyadong ginalingan ni Tatay Duterte, no? PRRD, walang iwanan. Salamat po. Ayan, thank you so much, Tatay Digong, no? Dahil na-experience natin to ngayon na dati eh hindi. Ayan, sa loob ng ilang taon.
reaksyon nila ngayon na libo-libo na pong mga kababayan natin yung nag-e-enjoy. O, tingnan nyo yung mga batang yan, oh. Diba? Para talaga ito sa susunod na henerasyon. Kung mapapansin nyo, karamihan ng mga proyekto ng ating Tatay Digong, no, ay mga pang long term para sa mga susunod na henerasyon talaga. Ayan. Hindi matatawaran, no, hindi mababayaran yung galak, yung tuwa ng mga namamasyal po ngayon dito. Dahil masaya, kita nyo yung mga mukha nang pumunta dito. Nakangiti lahat, nalalabas. Ayan, mukhang kayo na lang po ang mga nakasimangot. Yung mga panay kontra. Grabe, saan ka lumingon? Daming tao. Diba? Hindi na po maialis yan sa... Ang pangalan ni Tatay Digong ay hindi na maialis sa... Lagi na po yung kadikit sa Manila Bay. Dahil siya lang, bukod tanging, nag-comply sa Mandamus Order na muling linisin ang Manila Bay. Hopefully, pwede nang mapaliguan soon. And hopefully, yung mga water activities, makita na rin natin dito. Oo. So, hindi na lang mga malls, Luneta ang pwedeng pasyalan ngayon. Dagdag na ito sa listahan. Baywalk. Madami ng tao. Oh, di ba? Tingnan niyo po 'yan. Yan. So, 'yun nga lang ang sabi, balibalita eh tinanggalan na daw po ng parang tatanggalan daw ng budget for 2022 ang Manila Bay Rehabilitation sa Kongreso. Hindi daw kumikilos, walang nagagawa, sila yung mga tao nang awalan ng awa. Tingnan nyo naman kasi ang pagbabago ng Maynila, ibang iba na yung dating tambakan ng basura. Dinadagsana ng tao at pinuputahan ang Manila Bay, grabe na ang kapaligiran. Malinaw na ang tubig na dating maitim, maliwanag na ang dating daan ng Manila. Oh, tingnan niyo po yung mga bata. Pagbabago ng Pinas na di mo inasahan. Buti may mga vlogger na sa ating nagbabalita. Kung ano pagbabago nagawa pinapakita. Hindi sila bias, sila'y maaasahan. Pinapakita ang ganda ng bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago. Ikot ko kayo, ha? Ikot ko kayo para makita niyo yung dami ng tao ngayon dito. Yung mga proyekto, laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat. Lumalabo ba yung ano natin? Balik tayo dun sa pwesto mamaya, baka maputol tayo. Sino ba ang mayroong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangalan.